Ganito pala kayaman at businesswoman din pala si Sarah Geronimo. Alamin natin ang kwento tungkol sa pagyaman at pagiging businesswoman ng singer-actress na si Sarah Geronimo. Bata pa lamang si Sarah ay naging matulungin na ito sa kanyang pamilya. Matapos niyang manalo sa Star for a Night noong 2002, siya na ang tumayo bilang breadwinner sa kanyang pamilya. Sa kanyang pagkapanalo, nakapagbigay ito sa kanyang pamilya ng ginhawa dahil sa 1,000,000 pisong nakuha nito sa patimpalak. Hindi lamang iyon, nagkaroon din ito ng managerial contract mula sa isang kilala at sikat na production company, ang Viva Entertainment. Dahil sa maagang sumikat at sinuportahan ng mga fans si Sarah, nagkaroon ito ng maraming projects mula sa paggawa ng recording albums, paglabas sa iba't ibang TV shows at pelikula. Hindi rin mabilang ang kanyang mga ginawang concerts kung saan napuno niya ang venue, lalo na sa Smart Araneta Coliseum na kinukonsiderang isa sa pinakamalaking concert venue sa bansa. Ang katanyagang ito na natamo ni Sarah dahil sa kanyang talento ang nagbigay sa kanya ng isang marangyang buhay. Marami ang hindi nakakaalam kung gaano kalaking halaga ang naipon ni Sarah, pati na rin ang mga ari-arian na kanyang naipundar. Kaya naman ang nabalitang yaman ni Sarah ay pinag-usapan noon pa man bago ito magpakasal sa aktor na si Mateo Godicelli. Maliban sa prenup na suggestion ng kanyang inang si Mommy Divine, gusto nitong mailipat muna sa kanilang pamilya ang lahat ng yaman at naipon ni Sarah. Nagsimulang maglabasan kung ano-ano nga ba ang mga business ni Sarah at kung gaano ito kayaman. Naiulat din na si Sarah ang top taxpayer ng bansa ayon na rin sa record ng BIR. Ang kanyang estimated net worth naman ay tinatayang umabot na sa 500 million to 2 billion pesos. Mula noong 2010, regular na lumitaw ang pangalan ni Sarah sa taunang listahan ng Bureau of Internal Revenue or BIR ng nangungunang mga nagbabayad ng buwis ng Pilipinas hanggang 2016 nang magkabisa ang data privacy law. Ayon sa tala ng BIR, nagbayad si Sarah ng 4.89 million pesos na buwis mula sa kanyang kita noong 2009. Noong 2010, nagbayad siya ng 14.83 million. Nakapagbayad naman ito ng 18.13 million na buwis para sa taong 2012 na ginawang ika-59 na nangungunang nagbabayad ng buwis sa bansa para sa taong iyon. Taong 2013, nagbayad siya ng 16.12 million at 21.47 million noong 2014. Kaya naman ang kanyang kita mula 2009 hanggang 2014 ay umabot sa higit 230 million pesos sa loob ng 6 na taon. Ang listahan ng nangungunang mga nagbabayad ng buwis sa Pilipinas ay hindi na ipinagpatuloy noong 2016. Sa ilalim ng data privacy law, confidential na ngayon ang mga impormasyong ito. Hindi man ilabas ang mga datos na ito, malalaman naman na malaki ang naibabayad ni Sarah dahil hanggang ngayon ay hindi ito nawawala ng pagkakakitaan. Lumabas din ang singer-actress sa 4 na pelikula mula pa noong 2014 na ang lahat ay kumita ng higit sa 150 million pesos sa takilya. Ang pelikulang Finally Found Someone naman ay kumita ng higit na 315 million pesos sa unang taon lamang. Siya rin ay napabilang na coach sa The Voice Kids at The Voice Teens, dalawa sa pinakatanyag na palabas sa telebisyon sa ABS-CBN. Nagtanghal din siya sa maraming malalaking venue at isa na rito ay ang concert kasama ang Asia songbird Regine Velasquez. Sa loob ng mahigit 1 dekada niya sa industriya, hindi na mabilang ang mga naipundar nito sa kanyang kinita. Hindi rin masasabing maaabot ni Sarah ang ganitong klaseng tagumpay kung hindi rin dahil sa diskarte ng kanyang mga magulang. Noong nagsisimula pa lamang si Sarah, sila rin ang dumidiskarte kung ano ang gagawin sa kanyang career. Sila rin ang dumiskarte sa kung ano man ang makuhang trabaho ng kanyang mga manager. Ibig sabihin, kasama rin naman sila sa hirap. Kaya naman hindi rin sila masisisi kung bakit ganoon na lamang ang pagwardya nila sa kanilang anak.
Isa nga sa mga naging usap-usapan noon ay ang mga naipundar ni Sarah sa ilang taon niyang pagtatrabaho. Isa umano sa pagmamay-ari nila ay ang malawak na farm sa Tanay Rizal na solar-powered. Bukod sa organic na mga pananim na ibinibenta ni Mommy Divine, may mga alagang hayop din sila kagaya ng mga baboy at itik. Ang farm na ito ay kahanga-hanga dahil mayroon silang isang cast land na mapagtatamnan ng mga prutas na dragon fruits at marami pang mga puno na namumunga. Ang lupain ni Sarah ay umaani ng daang-daang prutas. Kaya naman, ito ang magpapaliwanag kung bakit nagkaroon ng panibagong negosyo si Sarah na isang restaurant at iba pang mga negosyo na may kaugnayan sa pagkain. Isa sa mga ito ay ang Geronimo's Cafe and Restaurant na sinasabing pinapatakbo ng kanyang mga magulang. Ang nasabing cafe ay matatagpuan sa Quezon City at ang interior nito ay nilagyan ng dekorasyon na iba't ibang mga antique na gamit. Bukod sa restaurant na ito, may isa pang naipundar na business ang pamilya ni Sarah. Ito naman ay nagbebenta ng mga organic products na galing mismo sa kanilang farm sa Tanay. Ang mga meat and poultry at mga gulay ay inaangkat mismo mula sa kanilang malawak na lupain. Mayroon din itong isang merchandise shop sa tapat ng kanilang restaurant kung saan makikita ang mga tindang laruan at ibang mga gamit na maaaring ibigay bilang panregalo. May balita rin na mayroong mansyon na naipundar si Sarah at lumabas ang balitang ito dahil nadula si Mateo noon sa isang interview kung saan naintrigang sila ay nagli-live-in na. Sinabi ng aktor na mali ang mga nailabas na ulat dahil nagmamay-ari ang singer-actress ng isang lupain. Wala namang mga pruweba na makakapagpatunay sa balitang ito, subalit sa dami ng alagang aso ni Sarah, malakas ang paniniwala ng karamihan na malaki ang bahay niya para alagaan niya ang mga ito. Kung material na bagay din naman ang pag-uusapan, marami na rin ang nakolektang sapatos ni Sarah. Dahil kasama na rin sa kanyang trabaho ang magpaiba-iba ng style sa pananamit, hindi na rin mabilang ang mga sapatos na kanyang nabili at naisama sa kanyang koleksyon. Kinikilala ni Sarah ang impact ng pagsusuot ng tamang sapatos at sinasabi na ang isang magandang pares ay maaaring baguhin kahit na ang pinakasimpleng kasuotan ng isang individual. Ang isa pa sa pinaka-proud na business ni Sarah ay ang pagtatayo niya ng isang cosmetic line. Ang pop studio ay buong pusong sinuportahan ng kanyang glam team at pati na rin ng boss ng Viva na si Vic Del Rosario. Matagal na itong gustong gawin ni Sarah kaya naman masaya ito nang maisakatuparan niya ang pangarap na yon. Tiniyak ni Sarah na maging hands-on sa lahat ng aspeto ng makeup brand dahil nais niyang hindi lamang ang kanyang mga tagahanga ang masiyahan dito, ngunit siya rin mismo ay maligayahan sa resulta. Sinigurado niyang ang makeup line na kanilang ibebenta ay mga produktong kanyang ginagamit at magagamit ng mga tao sa pang-araw-araw. Epektibong brand endorser din si Sarah kaya naman lahat ng kanyang mga endorsements ay tinatangkilik ng mga tao. Mula sa pawn shop, toothpaste, gamot, bangko, pabango at makeup, isang bagong team-up o collaboration ang pinasok ni Sarah. Ito ay sa isang kilalang service delivery app na Grab. Siya ang kinuhang brand endorser ng nasabing kumpanya kung saan gagawa sila ng isang serya ng mga kampanya upang masiyahan at magdala ng pang-araw-araw na halaga sa mga Pilipino sa buong bansa. Ang pagtanggap niya sa nasabing team-up ay dahil sa alam niya kung gaano kahalaga ang bawat sentimo sa pamilyang Pilipino dahil galing siya sa mahirap na sitwasyon noon. Usap-usapan din ngayon ang paglipat ni Sarah sa TV5 Network dahil sa isang show na kanyang gagawin. Isang talent show na tulad na pinanggalingan niya ang sisimulan ng nasabing TV Network. Isang art card ang inilabas kung saan ipinapakita na si Sarah ay magiging bahagi ng nasabing show. Ang pasiklaban na ito ay naglalayon na magbuo ng isang boy band na tatanghaling pinakamalaking grupo sa bansa. Wala pa namang inilalabas na statement ang popstar royalty ukol dito at wala pang nakatakdang petsa sa pagpapalabas nito sa TV5 na magdadagdag sa kita ng singer-actress. Ang kanyang natamong kasikatan ay utang na loob niya sa mga tumulong sa kanyang pagsikat. Isa na rito ang suporta na kanyang nakuha mula sa kanyang pamilya. Ang hirap na kanyang dinanas para lamang matamo ang kanyang mga naabot ngayon ay dahil na rin sa pagmamahal niya para sa kanyang pamilya.
Dahil nagampananaman na niya ang kanyang tungkulin bilang breadwinner ng kanyang pamilya, nararapat lamang na tumayo na ito sa kanyang sariling mga paa at bigyang pansin ang kanyang sarili at buhay may asawa. Buong suporta naman ang ibinibigay ng kanyang mister na si Mateo Godicelli. Hangad ng mga fans ni Sarah ang kasiyahan para sa popstar royalty at darating din ang araw na makikita nilang maaayos na ang buhay pamilya nito pati na rin sa extended families nila ni Mateo bilang mag-asawa. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Type in your thoughts in the comments section below.